Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng panibagong video dahil bibili tayo ng bagong camera. Totoo naman kaya? Yes guys, as you can see sa title ng ating video ngayon, pupunta tayo sa Quezon City para pick-upin yung ating bagong camera. So kung excited na kayo sa video na ito, without further ado, let's get started. So ayun nga guys, katulad ng sabi ko, bibili tayo ngayon ng bagong vlogging camera. And last year ko pa kasi siya pinag-iisipan talaga na mag-upgrade. Siguro mga December or November, nag-start ako na mag-isip kung tama ba talaga yung magiging decision ko na bumili ng bagong camera. Since itong ang ginagamit natin na pang-vlog is itong ating cellphone na Vivo X21. Okay naman siya itong ating cellphone, kaso syempre ginagamit din natin siya sa ibang bagay katulad ng pag-text, pag-search sa internet or pag-Facebook and yung mga iba pang nating apps katulad ng sa Instagram. Medyo madali lang siya malobat recently. Open natin yung light. So ayun, medyo madali lang siya malobat recently dahil nga madami tayong apps na ino-open or ginagamit. And since nag-birthday ako noong December 30, so tinanong din naman ako ng wife ko kung anong gusto kong matanggap na gift noong birthday ko. And naisip ko nga itong bagong camera. Nakapag-decide kami na maghati kami ng bibilihin natin na bagong camera. So yung bagong camera na pipick-upin natin sa Quezon City is the Canon M50. Bakit nga ba ako nag-decide na yung Canon M50 yung bilhin ko? Nag-search na rin ako sa internet ng pinakamagandang vlogging camera. So ayan, ayan na sila misis. So ito na yung ating mga kasama. Hi sa vlog! Hi! Get inside na! Get inside! Hi Anna. Ngayon nga pala ay January 10, 2020 and birthday ngayon ni Lola Lay. Happy birthday Lola Lay. Sing na happy birthday Lola Lay. Sing na happy birthday Lola Lay. Lola Lay, happy in the car. Happy birthday Lola Lay. So ayan, ikakat ko muna yung video dito and gagamitin kasi natin yung ating cellphone na yung sa offline navigation natin para makapunta tayo dun sa destination natin. Babalikan ko na lang kayo mamaya. So yun nga mga kabiyaheros, papunta muna kami ngayon sa gasoline station para magpagas. Dahil Quezon City pa po kami. Alam niyo na, pag sinabing Quezon City, dyan na po kami naliligaw. Kahit may ways, may offline navigation, meron pang navigator galing sa sasakyan. Tingnan na lang natin kung mawala pa kami. You sing mo na lang happy birthday si Lola Lay. Itang isayaw na nabaga. Lola Lay. Itang pag may hang si Papa. Happy birthday, happy birthday. So, ayan, after 45 minutes siguro na nakarating na kami dito sa may Super Miler sa may Pituason, Quezon City. Sana ito yung tamang branch. Dito, branch nila dito sa Quezon City yung kukunan natin ng camera. So, tara, check natin yung office nila. So ayun, finally nakuha na natin yung ating bagong camera, ang Canon M50. Hey, where's si Anna?
Ayan na. Ayan na. I'm so tired. Ayan, gagawa na lang ako ng panibagong video para sa pag-unbox and sa first impression natin dito sa ating bagong Canon M50 na camera. Pauwi na din kami. Say bye-bye. And say bye-bye. Baka umulan pa. Say bye-bye. 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 Okay, so nandito tayo ngayon sa may Mega Mall. And hi. So, dala-dala pa din namin yung camera dahil medyo mahirap na itong nakarang araw eh merong tawag dun, bukas kotse gang na nananira ng sasakyan ng isang congress woman. So para hindi maka-attract ng mga bad people. So, yun. Dala-dala natin yung ating bagong camera. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa may Eat Together sa SM Mega Mall and naghahanap lang sila ng mabibili na food para i-take out kasi nga birthday ngayon ni Lola Lay, yung aking mother-in-law. So ayun nga pala, balik tayo dun sa napag-usapan kanina. Last year ko pa na isip na mag-upgrade and then madami akong naging choices. So yung pinakaunang choice ko talaga is yung GoPro Hero 8. Sa lahat ng mga nakakalam, yung GoPro Hero 8, bukod sa maganda talaga yung video quality niya, maganda na din naman yung stabilization niya. And GoPro Hero 8, meron na siyang super hyper smooth na yung stabilization niya or yung stabilizer niya. Kaya isa yun sa mga pinag-isipan ko na bilhin. Pero yung downside kasi ng GoPro Hero 8, based sa mga reviews na nakita ko is yung battery, madaling maubos or ma-drain yung kanyang battery since action cam nga siya. And then nag-try ulit ako mag-research ng ibang mirrorless na affordable. Napunta ako dun sa Canon M100. Yun yung kadalasan makikita natin na ginagamit din ng mga small YouTubers na katulad natin. Kung ayaw nyo nang gamitin yung inyong mga phones or yung camera ng inyong cellphones, actually advisable na bumili din ng Canon M100. Kaso yung naging downside naman ng Canon M100, para sa akin, hindi ko magagamit yung aking microphone na Boya mic kasi wala siyang audio input or walang saksakan para ikabit ko yung aking Boya mic. And sayang naman yung binili natin na Boya mic kung hindi natin magagamit, di ba? Mabibili siya for 20,000 pesos. So sa mga gusto or nagbabalak na mag-upgrade, kung hindi nyo naman iniisip na umamit ng microphone, pwede nyo bilhin actually yung M100. So yun ay isa sa mga pinakasulit na naisip ko na bilhin that time. Tapos nakapunta kami ng malls, meron ako nakita sa Canon, which is yung M50. Nagtanong-tanong din ako about sa M50 sa mga kilala kong YouTubers na nasa BYP community. So si Gala ni Gab, siya yung actually isa sa mga nakatulong sa akin na mag-decide na kumuha ng M50.
Kung titignan nyo kasi yung channel niya, photographer si Gab, and magaganda yung mga quality na nakuha niya dun sa M50. So ayun, nag-try ako tumingin nga ng M50 kung bibili kayo sa mall. Nasa 44,000 peso siya. And kung bibilin nyo naman siya or kung magbabayad kayo in cash, discounted siya up to 42,500. Okay naman siya. Pero syempre naghahanap pa din tayo ng mas mababang presyo. And ayun, nung tumingin ako ng Lazada, nakita ko nga si Santa Delivery PH. So si Santa Delivery PH, binibenta niya yung camera na M50 for 29,990. 10 pesos na lang, 30,000 din siya. Pero kung iisipin mo, makaka-discount ka pa din ng 12,000 pesos. Nausap ko si Gab, tapos tinanong ko kung kamusta ba yung quality ng M50, yung sa video and audio. And ayun nga, katulad nga ng ina-expect, maganda yung quality ng M50. Tapos trinay din namin siya dun sa mismong Canon store. And sobrang nakakabilib talaga yung quality ng video niya and yung picture niya. So ayun, tumabot na sa point na nag-search din ako ng iba pang store na mas lesser pa sa 29,000. Pero so far, yun na talaga yung Santa Delivery PH yung nag-o-offer na pinaka-affordable na price para sa Canon M50. So, si Santa Delivery PH, nakita ko din naman sa kanya na meron siyang 3 years warranty. So, ayun na lang yung kinuha ko. And, yun na lang yung pinili ko, yung Santa Delivery PH. Yun nga guys, katulad ng sabi ko, gagawa tayo ng panibagong video regarding sa pag-unbox ng ating bagong camera. And titingnan natin kung talagang worth it ba yung ating ginastos na 29,990. And magse-celebrate nga kami ng birthday ni Lola Lay. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, sana huwag nyo kalimutan i-like, share, and mag-subscribe na din kayo sa aming channel. Kung gusto nyo maging part ng hashtag Kabiaheros, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe sa aming channel. And huwag nyo din kalimutan i-click yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga bagong videos natin katulad ito. And ayun guys, abang-abang tayo ng mga bagong videos natin na i-upload namin every week. So ngayon na meron tayo yung M50, hopefully sana mas ganahan pa tayo ng gumawa ng mga vlogs and gumawa ng mga sit-down videos na related sa pagta-travels. So that's it guys, I hope to see you again on my next videos. Bye!